We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas mula rito sa GMA Cebu Complex. Ako po si Dico Sereno. Abangan, pamimeste ng bacterial leaf blight nararanasan sa ilang palayan sa Pangasinan. Samantala, malalaking paniki agaw atensyon sa Zamboanga City. Flying foxes, bakit nga ba napadpad sa sentro ng syudad? At ating pasyalan ay pinagmamalaking goat farm at fish sanctuary sa San Luis, Batangas. Kabuang detalye ng mga balitang yan mamaya. Voluntaryong pagsusuot ng face mask sa open spaces alinsunod sa Executive Order No. 3 ng Malacañang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Naritong report. Samot-sari ang naging reaksyon ng publiko sa inilabas na Executive Order No. 3 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Masaya ang mga residente sa Malvar, Batangas. Ang residenteng ito, hindi na nagsusuot ng face mask nang sunduin sa paaralan ang kanyang anak. Mahirap po mga pag naka-face mask eh. Parang mas maluan hong ng buwan. Dagdag pa ng isang residente, malaking katipiran sa budget ang kautusan ng presidente. Masaya, natuwa na alisin ang face mask. Saan yung gastos namin? Nabili na ako ng maramihan. Pang budget, pang baon. May ilan naman na magsusuot pa rin ng face mask. Gusto ko naka-face mask pa rin kasi yung anak ko. Magpe-face mask pa rin ako kasi hindi lang sa virus yan, sa mga alikabok. Ay, hindi pa ako sanay ng walang face mask. Pinaigting naman sa Dagupan City ang vaccination rollout kasabay ang pagpapatupad ng voluntaryong pagsusuot ng face mask. Isinagawa ang drive-through vaccination sa terminal. Didikitan ng sticker na yung driver ay naboosteran para alam ng mga pasahero na safe sila sa sinasakyan nila. Pinaghahandaan na ng iba't ibang LGU sa Camarines Sur ang naturang kautusan ng Pangulo. Ang pakiusap lang namin po sa community, kung pwede at least ma-attain namin at least 80%, 85% na nakapagpabakuna. Siguro with that percentage na may mga bakuna, baka po mas magaan sa amin na totally voluntary na lang yung pagwear ng face mask. Sa Bayan ng Buhi, nakatakda namang magkaroon ng pagpupulong ang Local Health Board para talakayin ang implementasyon ng EO ng Pangulo.
Nakatakda namang makipagpulong si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan sa mga alkalde ng Mandawi City, Cebu City at kay Cebu Governor Gwen Garcia. Ito ay para talakayin ang ilalabas nilang uniform na EO. Pero handa naman ang Lapu-Lapu City LGU na ipatupad ang EO ng presidente. So that it will be uniformized ang ato ang implementation. Para mausan na lang ginagdaran, it's one item Cebu. Sa Davao City, ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang pagtalima sa EO ng presidente. Subalit, ipapatupad pa din ang ordinansa ng syudad kung saan mandatory ang pagsusuot ng face mask sa indoor at public transportation. Ayon naman sa Philippine Hospital Association Region 12, kailangang maging responsable pa rin ang bawat isa. Let's be healthy, first of all. And it's still the preventive measure of washing, everything. We should still practice it. Ako si Lou and Merondina para sa GMA Regional TV. Pamimeste ng bacterial leaf blight nararanasan sa ilang palayan sa Mangaldan, Pangasinan. Makibilita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Problema ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang kanilang mga tanim na palay. Tinamaan kasi ng peste ang ikta-ektaryang taniman ng palay sa bahagi ng Barangay Lanas at Bantayan. Naninilaw ang dahon ng mga palay na tinamaan ng peste. Posibleng umabot na rin daw hanggang sa mga butil nito. Yung uhay nun, yung bandang ilalim, kulang na yung sa ano eh, laman. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bacterial leaf blight ang tumama sa mga tanim. Puspusan ang monitoring ng tanggapan upang malaman kung gaano kalawak ang pinsala ng peste sa mga sakahan. Bukod sa bahagi ng Barangay Bantayan at Lanas, may ilan pang barangay na under monitoring. Maraming factor na. Halimbawa yung pag-apply ng abono, baka na anuhan nila, sobrahan o po. Simula pa nung nakaraang linggo ay nag-spray na ng pestisidyo sa mga apektadong sakahan. Pero minsanan at malawak ang pag-spray ng pestisidyo ang hiling ng mga magsaka. Kung sino lang yung may magagamit o yung iba kasi marami wala. Kaya yun, nabibitin. Kaya yung mga bakterya lumilipat sa iba. Inaasahan na sa huling linggo ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre ay makapag-ani ng palay ang mga magsasaka. Umaas ang Agriculture Office na mataas ang ani upang makatulong sa supply ng palay sa bayan. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV. Lubhang ipinagtataka ng mga residente sa Zamboanga City ang pagsulpot ng daang-daang higanting paniki sa lungsod. DENR nagbabala sa publiko na huwag sasaktan ang mga ito. Narito ang detalye sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Apat na malalaking puno ng akasya ang ginawang silungan ng mga malahiganting paniki sa loob ng compound ng Central Bank sa Valderosa Street, Petit Barak, Zamboanga City. Makikita sila dito na nakalambitin, palipad-lipad at nagkukumpulan sa mga sanga ng puno. Tingala, Mr. First time na muna nakita diri, siyempre na-shock me. Kay dati wala man na siya diri, sir. Instant tourist spot po siya sa mga tao, sir. Tingala jud, sir, makaalama pud kay karon lang jud ni siya nanaitabo. Nadagko kayo, ambot wala mi kamalo kung asa naghikan. Sobrang nagugulat ako kasi medyo matagal na ako hindi nakarating ng Zamboanga for ilang years. Ang ganda lang. Sobrang dami, no? Ayon sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 9, nasa mahigit 1,000 ang mga paniki sa naturang lugar. Meron dalawang species kung saan 60% sa mga ito ay ang mga maliliit na paniki na Theropus hypomelanus at ang mga higanteng paniki o flying fox na Theropus vampirus. Dagdag pa ng DENR, hindi sila dapat katakutan at saktan. Ang mga flying fox ay herbivorous at kumakain lang ng prutas, bulaklak at nectar. Malaking tulong sila bilang pollinators at sa seed dispersal sa mga buto ng mga prutas. Matatagpuan ang mga flying fox sa Santa Cruz Island, Eco Zone at Barangay Vitali, Zamboanga City. Pero first time silang napadpad sa sentro ng lungsod. Under sa Wildlife Act nato, dili ta na di ato pwede disturb kung asa man nag-cross or nagkaon ang mga wildlife nato, especially kana mga naadya sa nana sa atong mga urban centers. Pag nangita sila ang shelter, isa na siguro sa kwan, isa na sa mga kwan ang climate change, pero
kanang lang sila kan namuraga migrate sila kung asa dapat nga medyo safe sila. Ako si Efren Mamak para sa GMA Regional TV. Personalized spam message naglipa na ayon sa NTC. Otoridad, may paalala sa publiko. SIM card registration bill dapat nang isa-maisa batas ayon sa ilang Batanggenyo. Detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern, Tagalog. Kung nakakatanggap ka ng text message mula sa hindi kilalang numero kung saan nakalagay pa ang pangalan mo at sinasabing nanalo ka ng pera, hindi ka nag-iisa. Takang-taka ng araw ang 30-anyo sa si McNeil kung papaano nalalaman ang pangalan niya. Kaagad daw niyang binubura ang text. Aware po ako na na-scam yung ko ngayon, yung mga modus po ngayon. Si Renel hindi na raw mabilang ang umano'y spam message na natatanggap. Pinapag-fill out pa raw siya ng form para maklaim ang napanalunang papremyo. Hindi ko na lang po pinapansin para wala po mawawala sa akin kung hindi ko po pansinin niyo. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, level up na nga raw ang ganitong uri ng umano'y pangsascam. Kahit nga raw mismong mga tauhan nila, nakakatanggap na ng personalized text message. Wala pa kaming definite answer. Kasi under investigation pa rin siya ng National Privacy Commission tsaka ng PNP Cybercrime. Although mapapansin natin na parang galing sa online platforms yung format ng name sa text message. Sabi pa ng NTC, dapat nang maisabatas ang SIM card registration bill. Ipinanukala na ito sa 18th Congress pero vinito ni Pangulong Duterte. Kung halimbawa itapon man niya yung dati niyang SIM card, nakapangalan yun sa kanya. So kahit itapon niya yun, kahit din niya yun gamitin, nakaregister yun sa kanya. Sabi ng dating OFW na si Joffrey, meron na raw nito sa Dubai. Madali raw ani ang nadedetect kung sino ang nagpapadala ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Siyempre, medyo late na tayo sa ganyang bagay. Kailangan talaga. Oh, para yung mga maluloko, may iwasan. Yun ang kalimitan talaga na dapat pagtuunan din ng gobyerno natin yan. Ako si Paul Hernandez para sa GMA Regional TV. Ilang dental clinics sa General Santos City nakakaranas raw ng shortage sa mga branded na anesthesia, ngunit patuloy pa rin ang kanilang operasyon gamit ang ibang brand ng anesthesia. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kinumpirma mismo ng Philippine Dental Association General Santos City Chapter na tatlong linggo nang nakararanas ng shortage sa mga branded na anesthesia ang mga dental clinic sa syudad. Naghahanap pa na nga ng anesthesia ang mga dentista pero continuous pa rin ang bunot sa privately pero they are preparing. Kung magtagal yan, siyempre dapat meron silang stocks. Ngunit katulad ng ibang gamot, normal lang daw na makaranas ng shortage. Galing pa sa abroad, ang iba, tapos locally. Kung minsan naman locally, meron nga mura, pero ang effectivity naman less. Sa isang private clinic sa lungsod, naubusan din ito ng supply ng ginagamit nilang anesthesia. Ngunit patuloy pa rin ang operasyon nito sa dental services, particular na ang tooth extraction, gamit ang ibang brand ng anesthesia. Wala daw yung carpiol, yung glass, which is the traditional anesthesia para sa ating ginagamit ng dentist. Pero there's the plastic one, which is not a preferred one. Pero we can still go on with it. Ayon sa Philippine Dental Association Jensen Chapter, naka-order na ang mga dental clinic sa kanilang mga supplier at hinihintay na lang ang delivery ng mga ito. Ako si Abby Caballero para sa GMA Regional TV. Mag-asawa sa Camarines Norte naglilibot sa iba't ibang lugar sa lalawigan gamit ang kanilang trike house. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. 6 na taon na ang nakararaan nang mangarap ang mag-asawang Benjo at Rox Dimaandal na magkaroon ng isang bus home para sa kanilang kinahiligang staycation, road trip at pagpunta sa iba't ibang lugar. Ngunit dahil sa epekto ng pandemya, taong 2021 nang umuwi ang pamilya Dimaandal sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Doon nagsimula ang pagnenegosyo nila sa pamamagitan ng tricycle na ginawang pop-up food stall. Hanggang sa muling maisipan ng mag-asawa na ipagpatuloy ang kanilang hilig sa road trip. Kaya ang dating pop-up food trike, ginawang trike house o tricycle house at dito na nagsimula ang paglilibot nila sa magagandang lugar sa probinsya. We're into traveling, may hilig kaming mag-staycation, pumunta rin sa abroad.
Kaya naisipan namin na kumbaga magkaroon ng bus home para kung hindi na kami magbabayad ng ano ng staycation. Ang naturang trike house ang nagsisilbing tulugan at kusina ng mag-asawa tuwing pumupunta sa malalayong lugar sa kabila ng kanilang paglilibot. Napagsasabay naman ng mga ito ang pagtatrabaho, pag-aalaga sa anak at ang pagbabakasyon. Dito lang muna kami sa Camp Norte kasi kailangan pang i-condition yung makina nung ano namin. So, paikot-ikot lang muna kami dito sa Camp Norte. Although may mga nag-i-invite sa amin from Laguna. Ang dami nag-i-invite sa amin from iba-ibang lugar. Sa ngayon, pangarap pa rin ng mag-asawa na mas lumawak ang mga lugar na mapupuntahan nila. Kaya umaasa ang mga ito na ang kanilang trike house ngayon ay magiging isang bus house sa darating na panahon. Ang binibigay naman sa amin na fulfillment and yung kumbaga thrill, there's no value that you can put on it. Yung pera, wala kang mailalagay na price tag dahil yung, ito yung dream namin eh. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Probinsya ng Iloilo nakapagtalana ng 38 kaso ng acute gastroenteritis. Samantala, problema sa maayos na palikuran isa sa mga itinuturong dahilan sa pagtaas naman ng kaso sa Iloilo City. May detalye si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. As of September 13, na datos ng Iloilo Provincial Health Office, umabot na sa 38 ang naitarang kaso ng gastroenteritis sa probinsya. Karamihan sa mga ito ay kasalukuyang naka-admit sa ospital. Dahil sa mga naitarang kaso, minabuti ng PHO na maging mahigpit pa sa pagmomonitor ng mga pinagkukuhanan ng tubig ng mga residente. Sa bayan ng Pavia, kung saan may isang kaso na ng gastroenteritis sa barangay pa lang, ay may mga kailangang dokumento na maipasa ang water filling stations upang makapag-operate. Sa mga business permits nila, it goes na with the qualities ng water nila, gina-check. Dapat active grid every month mapasa kami dito sa ILA, sa sanitary inspector. Sa latest data ng Iloilo City Health Office, umakyat na sa 531 ang kaso ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon sa City Health Office, nangunguna ang barangay Kalaparan, Arevalo, sa may pinakamataas na kaso na umabot sa 22. Ayon sa barangay, sa 6 na water refilling station sa lugar, 4 ang voluntaryong nagsara, habang 2 ang inisyuhan ng closure order dahil kulang sa kaukulang dokumento para mag-operate. Samantala, may mahigit 20 na balon ang na-chlorinate na. Una nang sinabi ng CHO na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng gastroenteritis cases sa lungsod ay ang problema sa maayos na palikuran. Ayon sa barangay, matagal lang problema ang open defecation sa lugar. Dito sa bata ko, kanto pa ko to, hindi man permeabing nga nag-CR ko mo. Muna ihi lang iti sa mayari no lamang ko. Ang problema, gani man natin namun yung ustada, hindi nga makasi argit man dito ani para bisan paano may magtinlo man din nga mun baybay kun sila sa plastic kag nilubong da sa baybay nilubong lang da sila mga dalumbalay kun din day. Kaya plano ngayon ng barangay na magtayo ng septic tank upang masolusyonan ang problema. Dako nga punduhan sang ilang ko kag septic tank kag mabutan na kami sa mga tubo bla. Every household may tubo nga makalusot dito. Pero nga mong manisip naman ko during naman ko maghabagat time. Kasi ibulyaho naman sang balud. Kaga, pero pagkapangitaan naman si Pagi na nga kung paano, maamat-amat naman. Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Lalaking naka-tricycle patay matapos pagbabarilin sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Insidente na hulikam, nakalerto si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon.
Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki na nagmamaneho ng tricycle sa bahagi ng Barangay Baquero, Cabanatuan, City, Nueva Ecija. May kita rin ang pagsunod ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Hinahabol ang tricycle at maya-maya pa, pinaputukan ng baril ang lalaking sakay ng tricycle. Matapos ang pamamaril, tumagilid pa ang tricycle. Kinilala ang lalaki na si Marcelo Kiambaw. Ayon sa pulisya, ilang tama ng baril ang tinamo ng biktima. Dinala pa siya sa ospital, ngunit kalaunay, binawian din ng buhay. So nagkaroon po ng lapses ng oras, kaya nung pagdating namin dun sa krimen na pinangyarihan, malayo na yung suspect. Ganun pa man, naggawa po kami ng drug net operation upang maharang yung lahat ng pwedeng takbuhan ng suspect. Ayon sa kaanak, susunduin sana ng biktima ang kanyang mga anak nang bigla siyang pagbabarilin ng mga hindi pa kilalang suspect. Hustisya ang sigaw ng naiwang kaanak ng biktima. Kung sino man po yung nakakakilala at maaaring makapagturo sa pumatay sa asawa ko, nakipag-ugnayan na lang po sa amin na sabihin po sa amin kung sino man po yung para po mabigyan ng sinisipag ng asawa ko. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at kung ano ang motibo sa krimen. Pero posible raw na may kaugnayan ito sa away sa lupa ayon sa pulisya. Ako si Claire Lacanilaw para sa GMA Regional TV. Estudyante sa Pampanga na nagsimula sa 1,000 pesos na puhunan, kumikita ng halos 50,000 kada buwan sa hydroponics. Kung paano niya ito nagawa, tingnan natin sa report ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Saan naabot ang 1,000 pesos mo? Ang 22-year-old at 4th-year marketing student na si John Harold ginamit itong panimula ng sarili niyang negosyo. Yan ang hydroponics. Sa paraan ng pagtatanim na ito, hindi mo na kailangang magbungkal ng lupa para magpatubo ng tanim na gulay. Dahil tubig lang, sapat na. Sinimulan niya ito nitong pandemya, kung kailan marami din ang naging mga plantito at plantita. Nagkataon kasi yung pandemic, wala tayong source of income. So itong nag-explore ako sa mga business na hindi naman ganun kalaki yan. Kaya lang itong father ko napanood niya yung videos about dito. Medyo na-amaze ako, tapos sakto, fit siya sa generation ko. Pinag-aralan ko, tapos yun, nag-try kami sa medyo maliit na scale lang. Sa tulong ng kanyang ama, gumawa si na Harold ng DIY greenhouse at mga lalagyan ng tanim gamit ang maestyro ng ubas na hiningi sa palengke. Dito, ilalagay ang mga buto ng lettuce. At pagkatapos ng 2 linggo, ililipat na ito sa mga downspouts o rectangular pipes para pasipsipin ng tubig. Matapos ang 25 araw, pwede na itong i-harvest. Nung nag-start kami, talagang 1,000 pesos siya nag-start kami. Maraming ang hindi pumabor dahil dito napaka-imposible daw nun. Pero hindi kasi lahat binili yun eh. Humingi lang kami ng mga ibang materyales na pwede namin makuha. Tapos ang pinakaginastos namin, yung nutrients niya is nasa 350, tapos seeds, 50 pesos po, kokopit. At mula sa 70 lettuce na una niyang itinanim noong April 2021, ngayon meron na siyang 2,000 lettuce sa kanyang 150 square meter greenhouse. Kumikita na rin siya ng halos 50,000 pesos kada buwan. Hindi rin kailangan ng malaking kapital sa pagsisimula ng isang business. Basta may sikap at paniniwala lang sa sarili, kahit ano ay pwedeng mapalago. Ako si Joanne Ponsoy para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ipinagmamalaking goat farm at fish sanctuary sa San Luis, Batangas, Tarating, Pasyalan, kasama si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Malinaw na karagatan, kakaiba at makukulay na yamang dagat, pati na rin ang samut-saring produktong lokal. Iyan ang ilan sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng San Luis sa probinsya ng Batangas. Ang San Luis ay isa sa mga bayan sa lalawigan ng Batangas na napapalibutan ng karagatan. Ito rin ang pinagmumula ng trabaho ng mga residente. Pero, lingid sa kaalaman ng ilan ay ang mga natatagong yaman ng naturang bayan.
First stop, nasa mahigit 200 mga kambing ang nandito sa farm at inaasahan dadami pa ito sa mga susunod na buwan. Ang mga kambing, inaangkat pa mula sa iba't ibang mga bansa gaya na lamang ng Australia, Canada at Amerika. Yung isang project natin ng DepEd, ng DA at saka NDA, regarding sa feeding program, isa yung sini-aim ko na maging supplier. So napakadami na magbe-benefits just in case. Next stop, ang San Luis Fish Sanctuary. Via speedboat ang travel papunta sa lugar na ito. Pagdating sa lugar, bubungad sa iyo ang malinis at napakalinaw na karagatan ng San Luis. Naku, napakahalaga ng San Luis Fish Sanctuary kasi primarily ito ay binuo para ma-allow yung ating mga isda na mangitlog at magparami, magpalaki at matulungan ng ating mga isda lalo-lalo na kapag taghabagat. Si Ate Marilyn na abutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na naglilinis bilang paghahanda sa pagdating ng turista. Hindi naman lagi pero dumadaan na dito yung butanding, may dolphin na, may turtle na nakita namin. Buhay na buhay yung mga corals. Makikita mo talaga na iba't ibang klase ng isda. As in, parang nagsisimula uling mabuhay lahat. We conduct every quarter na coastal cleanup. Yung safety naman about our guests sa mga resort dito, we maintain the safety protocol, especially this time dahil meron tayong pandemic. Matatagpuan din sa lugar ang Dambana ng Pagkabuhay, Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, Bat Farm at Cacao Farm. Ako si Denise Abante para sa GMA Regional TV. Chef sa Amerika na tubong Batac City, Ilocos Norte na mahagi ng school supplies at sapatos sa mga mag-aaral. Makibalita tayo kay Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ika nga nila, malayo man ang iyong narating, babalik ka pa rin sa iyong lupang sinilangan. Ito ang tinupad ni Chef Valerie Castillo Archer, tubong Batac City, Ilocos Norte, at kasalukuyang executive chef ng isang kilalang restaurant sa California, USA. Ipinanganak sa Batac City si Chef Val, pero 6 na taong gulang pa lang siya nang magtungo at manirahan sa Amerika. My mom and dad was already in the US. Yeah, so my dad was in the Air Force and then he petitioned my mom, then my sister and I came after. Daang-daang mag-aaral ng Baay Elementary School ang kanyang hinandugan ng school supplies na magagamit nila ngayong pasukan. Early Christmas gift din ang mga sapatos na kanilang natanggap. Thank you, salamat po. Para hindi na kami bibili ng gamit para sa kanila, kaya malaking tulong na ito sa kanila. Madalas umano siya noong isinasama ng kanyang mga lolo't lola sa paaralang ito, kaya naging malapit sa kanyang puso ang lugar at mga bata. Malaking tulong yun kasi mga bata, kulang-kulang din mga gamit nila. Lalo na ngayon, pandemya, marami ang hindi masyadong nakapagtrabaho noon. Kaya ang mga parents, ang mga bata ay natutuwa sa mga gamit na yon. Proud siya sa pagiging Ilocano dahil sa pagiging mapagkumbaba ng mga ito. Kahit saan man daw siya magpunta, mananatili siyang proud Pinoy. I've never forgotten where I came from. I've never forgotten how I grew up. And it's meaningful the fact that I needed to remind myself where I started. Ako si Joanne Punsoy para sa GMA Regional TV. Sa nagpapatuloy ni NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament, nanalo sa unang game kahapon ang San Sebastian College Golden Stags laban sa Arellano Chiefs. Mahigpit ang labanan sa first half kung saan nagtay ang dalawang kupunan sa score na 27 points. Pero hindi na umubra ang depensa ng Arellano Chiefs sa umaatikabong laro ng San Sebastian Golden Stags na tinapos ang laban sa score na 60-51. Hinirang na best player of the game si Ichi Altamirano ng Golden Stags matapos makakuha ng 10 points, 4 rebounds, 4 assists at 2 steals sa round 1. Sa second game, hindi napigilan ang outstanding performance ng San Beda Red Lions laban sa EAC Generals. Tinapos ng Red Lions ang laro sa score na 85-56. Pinangunahan ni James Quecute, isa sa mga haligi ng Red Lions, ang panalo. Ngayong Miyerkules, Kapuso, antabayanan ang laban sa pagitan ng JRU Heavy Bombers at Letran Knights sa first game at ang salpukan ng LPU Pirates laban sa Mapua Cardinals sa second game. Live pa rin dito sa GTV at sa online platforms. Dahil sa NCAA Season 98, we achieve greatness every day.
Kapuso, mapapanood po ang episode ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com, at pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na mga balita mula sa mga rehiyon. Nais po naming pasalamatan makapuso natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging mga kapuso abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan po ang pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.